Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag kaninuman sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo. Ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait. Tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita at nauunawaan ng Diyos na kasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia,
Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik nang mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. At Happy Grand Parents Day o mga lolo at mga lola at mga nakakatanda. Sabihin nyo nga po sa mga katabi ninyong matanda na, sabihin mo, salamat sa Diyos, buhay ka pa. Pero talaga bang puspos kayo ng pagpapasalamat, nabuhay pa kayo? No, yung iba ninyo mga barkada, wala na, pero kayo nandito pa, masaya ba kayo? O pag tininan ko ang mga mukha ninyo, punong-puno ng reklamo, "Lord, Poong Nazareno, bakit ganito ang buhay?" Kasi kung mabubuhay ka rin lang sa pagre-reklamo, sasabihin ko sa Poong Nazareno, kunin mo na siya mamaya, Lord, para matapos na yung problema niya at inire-reklamo niya. So gusto nyo pa bang mabuhay? O di, enjoy nyo ang buhay ninyo, pambihira naman. Wala ka nang magagawa dyan sa rayuma, sa mga sakit, sa mga kasukasuan. Given na yan kasi nga matanda na. Eh, hindi na natin maibabalik kung anong ginawa mo nung kabataan na dapat lagi inalagaan mo na. Nung bata-bata ka pa, inalagaan mo na. Eh kaya lang, dahil nga minsan, sub-sub kayo sa pagtatrabaho para mapalaki nyo ang mga anak ninyo, maalagaan ng mga apo ninyo. O kaya, yan na yan, ha? Pero mas maganda yung tumatanda ng nakangiti, hindi nakasimangot. Kasi mahirap din intindihin po, no? Ng mga apo ninyo, kaya minsan, nagtataka ba kayo, bakit ayaw ko yung kausap, ayaw kayong bisitahin, baka kasi yung presence
No, yung pagdumarating sila, masaya sana sila, nakasama ka, makasama ka. Kaya lang, puro reklamo, mainit ang ulo, nagdadabog. Minsan may mga lolo't lola, panayang mura. Sino ba naman ang matutuwang kausapin yan? No? Pero ngayong araw na ito, kaya nga sabi ko, sana punong-puno kayo ng pagpapasalamat dahil ang katandaan, ang pagtanda, ay isang biyaya na binibigay ng Diyos. Habang nagkakaedad tayo, ibig sabihin, maraming pagkakataon ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Sabihin nyo nga po ulit, salamat sa Diyos. Huwag naman yung laging reklamo, ha? May mga bagay na hindi na natin yan mababago, ha? Pero, laging nandyan ang tulong ng Diyos. Pinakamagandang babaunin natin ngayon, ha? Sana po. Kasi minsan kahit anong sabihin ng mga tao sa paligid mo, kahit anong marinig mo, minsan ayaw mong pakinggan, ayaw mong paniwalaan, tanging ikaw lang din. Pero uulitin ko pa rin at ipaparating ko pa rin kung ano ang mensahe ng poong Jesus Nazareno sa ating lahat. Malinaw na lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti. Doon sa talinghagang ginamit ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, sabi, may isang naghasik ng mabuting binhi. Mabuting binhi. Pero mayroon siyang kaaway na naghasik ng masamang binhi. Doon tayo mag-focus muna sa inihasik mabuting binhi. Lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti. Kasama ka doon. Kasama tayo doon. Sabihin nyo nga po, mabuti ako. Tanong mo yung katabi mo, ayaw maniwala, no? Mabuti tayo. Ngayon, kung masasabi niyo, bakit may masamang tao? Bakit may masamang tao? Bakit may gumagawa ng masama? Sa Ebanghelyo natin, masasagot na yung tanong na yan. Dahil nga sa kaaway, sino ba yung kaaway? Demonyo. Ayaw ng demonyo na maging mabuti tayo o manatili tayong mabuti. Kaya ginagawa rin niya ang lahat ng bagay para ma-impluensyahan tayong maging masama o mapaniwala ka na ikaw ay masama. Ini-embrace mo na pag sinabi ng mga tao, minsan kahit po pamilya, pag sinabi nila na hindi ka na magbabago, ganyan ka na. Hindi totoo yan. Pinaniwalaan mo lang. Kasi kung babalikan natin yung pinakauna, sino bang gumawa sa'yo? Ang demonyo o ang Diyos? Ngayon kung papakinggan mo, ang Diyos ang gumawa sa'yo, then babalik natin ulit, walang ginawa ang Diyos na masama. Sabi doon sa Ebanghelyo, bakit po may tumubong masamang damo? Dahil nga, ulitin ko ha, dahil sa kaaway. So kung ano yung pinaniniwalaan mo, o ipinaniwala sa'yo na hindi ka na magbabago, ganyan ka na, sana mas pakinggan mo ang sinasabi ngayon ni Jesus sa iyo ngayon. May pagkakataon pa ang bawat isa sa atin na bumalik sa pagiging mabuti, bumalik sa paggawa ng mabuti, bumalik na magdesisyon para sa kabutihan. Naiintindihan po ng Diyos
na tayo po ay nagkamali. Pero kung babalikan natin, sabi sa unang pagbasa, sa aklat ng karunungan, sabi niya po, binibigyan niya ang kanyang bayan, pinagkakalooban niya ng panibagong pagkakataong magsisi. Ganyan siya humatol. Hindi yung pag nakagawa ka ng masama, patayin na natin yan. Ganyan ang tao, ganyan ang demonyo, mag-isip. Wala nang second chances, third, fourth, fifth, hanggang 10, hanggang 100. Ngayon pa lang. Kaya nga, di ba, nung nagkaroon tayo ng issue ng mga pagtutokhang, pag-pusher, pag-addict, masamang tao yan. Kaya patayin na natin yan. O sinong naperwisyo? Sinong napatay? Mga inosente. Sinong naging kawawa? Mga iniwan. Pero tayo, ano ba nangyari sa atin? Wala nang pagkakataon na binibigay. Pero ang Diyos, bigyan ng pagkakataon yan. Kung magsisi, okay. Kung hindi, desisyon niya na yan. So kung ano nangyayari sa atin, huwag mong isisisi sa Diyos. Kasi ikaw ang nagdidesisyon. Hindi sinasaklawan ng Diyos na pasusunurin ka na lang, na isang click lang, po pwede naman, pero may kalayaan na ibinibigay sa atin na pumili. Kaya nga, sige, hayaan mo munang umusbong yan. Hayaan mo. Pagdating naman ng araw, ako pa rin ang ahatol. Yung mga namuhay sa kasamaan, susunugin sa impyerno. Yung mga namuhay, nagkabunga hanggang sa wakas, doon sa langit, doon sa kamalig. Nahihirapan ka? Nahihirapan tayong magpakabuti? Sabi nga natin, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Kasi nga, mahina tayo. O ano sabi sa ikalawang pagbasa? Sa sulat sa mga taga-Roma, nandyan ang Espiritu Santo para tulungan tayo sa mga panahon na tayo po ay pinanghihinaan. Diba? Diyos pa rin ang tutulong. Diyos pa rin ang magbabalik sa original natin na kung sino tayo, ano tayo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mabait ka naman. Huwag mo lang kalimutan. Kasi pag sinasabi ng tao na, eto ka, chismosa ka. O di, okay, chismosa na. Eto ka, no, anong tawag yan? Mabisyo ka. O kaya, okay, ako na yan. Huwag kang ganun. Tapos, pag nagkakaproblema, sasabihin na natin, pinaparusahan tayo ng Diyos. Hindi mapagparusa ang Diyos natin. Tandaan mo yan. Ano man nangyayari sa atin, hindi yan parusa. Kahit may sakit ka, kung sino man ang may sakit dito, hindi yan parusa ng Diyos. Pero magpakatatag ka. Kakayanin mo yan. Naniniwala ang Diyos sa iyo. Hindi man maniwala ang mga tao sa paligid mo, ang panghawakan mo, ang poong Nazareno, na hindi nga bumibitaw sa atin. Minsan kasi tayo, sinusukuan na natin yung sarili natin, di ba? Yung hindi na ako magbabago, eto na ako. Pero ang poong Nazareno, yan, tanda ng habang pasan-pasan niya ang krus na yan, hindi tayo sinusukuan, hindi niya tayo bibitawan. Na isang araw, mababago tayo ulit. Magbabago at pipiliin natin maging mabuti. Di ba? Sarap sa pakiramdam din. No, yung consolation na kahit anong nagawa mong mali, kahit anong nagawa mong kasalanan,
na pag sinabi mo lang sa Diyos, Lord, sorry, inaamin ko, nagkamali, natukso, nakinig ako sa demonyo, pero ngayon, gusto kong makinig sa iyo, sasabihin lang sa iyo ng Diyos, okay na, sige, okay. Sasamahan kita. Magkasama tayo. Yan lang naman minsan, no? Nakakagaan din naman ng pakiramdam, di ba, no? Yung bang, kasi dala-dala mo, no? Ang bigat na, ang sigip na ng pakiramdam mo na restless ka na, parang ganito na ba talaga ako? Wala na. Wala na bang pag-asa? Wala na. Pero ngayon, maririnig mo mula sa Panginoon na may pagkakataon pa tayo. Hanggat nabubuhay tayo, hanggat gumigising tayo sa kinabukasan, tandaan mo, panibagong pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin para piliin natin maging mabuti. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Ibahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaon, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, itinanim ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso upang tayo'y maging karapat-dapat na manatili sa kanyang piling. Buong pagtitiwala nating dasalin sa Ama, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan, ang iyong bayang hinirang, ay maging tagapunla ng iyong salita sa lahat ng uri at estado ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa pamahalaan ay maging tapat sa salita mo, Ama, upang maitakwil ang kultura ng kamatayan at paghihiganti at maisulong ang pagpapatawad at damayan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang bawat kasapi ng pamilya ay maglaan ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng iyong salita upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga nasa piitan at lahat ng binansagang masamang damo ng lipunan ay makadama ng pagpapatawad mula sa iyo, O Diyos, at tunguhin ang landas ng tunay na pagbabago, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos, at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali,
ng katahimikan. Itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinulara ng aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giling mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin nang iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapad na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng managagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kabayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kabayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Amen.
Announcement, ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minore ng Itim na Poong Jesus Nazareno, ay tumatanggap po ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para po sa school year 2023 at 2024. Ang lahat po ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 2 mula po sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang katanungan, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8733-9929 o 8244-8609 o 0966-211-2152. Announcement po para po sa parish-wide formation na gaganapin po sa July 22 at 24 taong kasalukuyan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating po na July 25, 2023, araw po ng Martes, sa ganap na ikapito po ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverendo Monsignor Andres S. Valera, Parish Priest po ng Santo Niño Parish, Maykawayan, Bulacan, Diocese po ng Malolos. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga nakakatanda at mga lolo at lola. Ama naming mapagmahal, bukal ka ng buhay at lahat ng biyaya. Buong pagkalinga mo kaming itinataguyod sa bawat yugto ng aming buhay at binibigyan mo ito ng kaganapan kay Jesus na iyong anak at aming kapatid. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lola at mga nakatatanda upang maging aming gabay sa pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungang natamo sa pagdaraan ng mga taon. Pinasasalamatan ka namin sa kanilang patotoo ng iyong pananatili at pagkalinga sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay. Basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan, ng kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal at ng tapat na pagmamahal ng kanilang pamilya. Ipagadya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan na magkukubli sa walang hanggang kapayapaan at galak sa iyong kaharian. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yung announcement po kanina, yung sa Nazarene Catholic School, baka lang po malito tayo, no? Grade 11, yung graduate na ng grade school, ng high school, papasok po ng grade 11. Hindi po grade 2, grade 11 at grade 12, no? Para matapos yung senior high. So libre po, no? Sayang naman kung hindi natin i-grab. Nazarene Catholic School po yan, dyan po sa may papunta ng San Sebastian area doon po. So, paki-check na lang po ulit yung announcement sa online para sa ibang detalye.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baswasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang tanghali po.